Kaugnay po ng lagay ng trapiko dahil na rin sa ilang isinarang kalsada sa Maynila para sa Grand Evangelical Mission ng Iglesia ng Cristo. Makakausap po natin si MMDA Chairman Francis Tolentino. Magandang tanghali po, Chairman Tolentino. Si Raffy Tima po ito. Magandang tanghali, Raffy, at sa inyong mga tigapanahon. Opo. Kumusta na po yung trapiko dun sa paligid ng Quirino Grandstand? Do I understand hanggang South Luzon Expressway na raw po yung buntot ng trapiko? Medyo bumabagal na nga po doon yung nabanggit niyo ng South Luzon dahil sa maraming po mga buses na hinayaan na natin na mag-park ng one lane northbound southbound na Ross Boulevard punta po dun sa Quirino Grandstand. Mm-hmm. At ang kanina po report sa akin nandun sa may Cuneta Astrodome yung parking. Mm-hmm. Kasama po talaga ito sa plano, Chairman, na po pwedeng mag-park yung mga bus na ginamit. Pinayagan po natin ng one lane po, extreme right ang parking nila. Papunta po hanggang sa Bonifacio Drive. So, kasama po yun sa plano. Opo. Para po sa kabatiran ng ating mga manonood, ano pa po yung ilang kalsada na sarado para po sa pagtitipong ito? Ang sarado po yung malapit sa Quirino Grandstand, yung Katigbak Drive, South Drive, yung Independence Road. Pero bukod po doon, meron lang po ang pagsisikip dahil may mga tao pong naglalakad na papunta po doon sa Quirino Grandstand. Kanina pa ang umaga. Mm-hmm. Sa kadahilan ng may mga buses po galing pa ng Quezon, galing ng Bicol, galing ng Central Luzon, may iba. Mm-hmm. Gaano kadami pong tauhan ng MMDA yung nakadeploy po ngayon sa lugar para tiyaking maayos yung daloy ng trapiko, at kailangan po bang dagdagan pa ito? Ang dineploy po natin, 700 po yung sa side ng MMDA, kasali po yung mga medics and nurses at mga traffic enforcers, 500 po sa PNP, 70 po yung nakatalaga naman sa BJMP na nandoon din sa area. Subalit meron din po mga private security na tinalaga Iglesia ni Cristo. Ito po yung mga nakasuot ng t-shirt na itin, scan po ang tatak, at tumutulong din po sila. Mm-hmm. Alas 5 po ng hapon magsisimula itong pagtitipon dyan o yung programa mismo. Gaano po kaya katagal na isasarado itong mga lansangan dyan sa Maynila? Ang tingin ko po, totally cleared tayo before 10 o'clock. Mm-hmm. Alas 10 po mamayang gabi. Opo, yun yung tapos na ho na naglilinis na lang po. Yun po yung nakikinita pa. Pero kahit alas 5 pa ho yung programa, alas 5 pa ho ng umaga, may mga nagdadatingan na. Mm-hmm. Ano po abiso natin sa mga motorista na dadaan po dapat dyan sa lugar na yan para maiwasan na po papunta naman sa north kung galing sila ng south, dahil nga napaka-traffic na nga daw po ng south dahil dyan nga sa pagtitipon sa Quirino Grandstand? Kung wala naman pong importanteng lakad, wag na pong dumaan doon malapit sa Quirino Grandstand, sa may Burgos, iwasan na rin po yung Andes Circle. At kung kayo po ay papuntang norte, magagamit niyo po yung South Superhighway, pwede po kayong gamitin niyo po yung nagtahan. Kung kayo naman papuntang Baclaran, pwede po natin gamitin yung MH Del Pilar at to destination na po. So iwasan po natin yung area kung hindi po tayo kasali doon sa Evangelical Mission. Mm-hmm. Hanggang mamayang gabi na po ito, itong pag-iwas na ito. Hanggang mamayang gabi na po yun. Nahingi tayo ng pamanhin dahil marami po talagang bases na galing sa lalawigan, mga lalawigan, at napakarami pong tao ngayon ng naroon sa area. Okay, sige po. Maraming salamat, MMDA Chairman Francis Tolentino. Magandang tanghali po.